Okay. After ilang months ng paggamit natin sa bike, mula nung nabuo yung bike, ngayon na ang pagkakataon para magpalit tayo ng stem. Nung binuo natin ang bike, ang nilagay nating stem ay 100mm lang. Yun muna yung pinagbasihan nating size dahil yung frame natin ay maliit lang. Extra small po siya. Unti-unti kasi nag-a-adjust yung katawan natin, kaya napili ko na 100mm muna yung ilagay. Kailangan muna makapa ng katawan natin yung bike na gagamitin natin, lalo na't bago ito noon. Bago tayo nagpalit ng stem, inuna ko muna i-adjust yung mga spacers niya. Nagtaas ako ng spacers, nagbaba ako ng stem, nag-slam ako ng stem, hanggang sa nakuha na natin yung height niya. By the way, nanggaling pala tayo sa 8 degree angle ng stem. Ang ipapalit natin ay 110mm with 10 degree angle para mas sumubsub pa po. So, ito yung stem na nakuha natin. Giant Contact SL OD2. Ano yung OD2? Overdrive po siya, tas yung 2 wala, number lang siya. Pag sinabi pong OD2, iba po yung size na pinaggagamitan ng steerer. Mas mataba po siya compare sa oversize or compare dun sa regular na ginagamit natin. Hindi ko alam, pauso ng Giant yan. Nakuha ko siya nang walang kasamang shim. Yung shim po na yun, ginagamit po siya sa mga regular clamping, which is oversized. Basta yun na yun. Wala kasing kasamang shim yung nabili nating stem kasi second hand lang siya. Shoutout pala sa'yo, Sed. Thank you. Nabili ko siya ng 700 pesos lang. Tapos bumili na lang ako ng hiwalay na shim sa Shopee. So bakit nga ba Giant OD2 pa yung binili ko? So, pwede naman ako bumili ng mga normal na size ng stem na negative 10. Ito po yung dahilan, mga sir. Kasi po, ito pong model na to ng stem ng Giant. Sobrang plain black lang. As in, wala siya gaanong design. Like, Giant lang talaga yung nakalagay. Ayoko po kasi nung makalat na design sa stem. Wala na, OC lang ako, ganun lang yun. So, kahit may pro PLT na stem na negative 10 at marami pang iba dyan, mas pinili ko po yung Giant na OD2. Nagpakahirap na lang ako bumili ng shim para lang magamit ko siya. So, yun lang po. Dahil lang po yun sa looks, kaya yung OD2 po yung binili ko. Sorry na. So, isa sa mga dahilan kung bakit ako nagpalit ng stem na mas mahaba ng konti. Dahil kapag ka tumatayo po ako dun sa 100mm ko na stem, tumatama po yung tuhod ko dun sa handlebar ko. Kaya napansin ko po na humihiling pa na mas mahaba yung stem ko. At isa pa, kaya negative 10 po yung pinili ko dahil gusto ko, pantay po yung angle ng stem ko dun sa angle ng top tube ng bike ko. Basta looks lang din siya. So hindi pa dito natatapos yung pag-fit natin sa bike. I-fit pa uli natin to, mga sir. Ira-ride pa natin siya ng maraming buwan para magpalit uli tayo ng stem. Ganun po siya, mga sir. Ganun po ako mag-fit. Eh bakit hindi na lang ako magpa-bike fit para mabilis agad na resolba, di ba? Ay nako, mga sir. Maraming reason. Madugo po 'yon, madugo po magpa-bike fit. Tamang tasty-ist na lang tayo, nasanay na tayo sa ganito eh. Ha, tama na 'to, bumabagyo na naman. O paano? Ingat kayo lahat, ha. Ride safe.